apat na utos, ito medyo controversial to, Pastor. Yung prinsipyo daw, yung unang simulain ng Sabat, ay na meron na noon sa panahon ni Abraham. Isa katakob, hindi nga lang nakasulat sa bato. So, anong ginamit niya? Na talata, ang ginamit na talata dito, Pastor, yung sa Genesis 2:2-3 at Marcos 2:27. Eh, ano ba nakasulat sa Genesis 2:2-3? Ang sabi ron, noong ikapitong araw, nayari ng Diyos ang kanyang gawa na ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang kanyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang pinangilin sapagkat siyang pinagpanghinga ng Diyos sa madlang gawa na kanyang nilikha at ginawa. So, meron ka ba napo na rito? Sabi rito eh, sa kanyang comment pala, Pastor, ano ang ginawa ng Diyos sa ikapitong araw na isang Sabat? Ang Genesis 2:2-3, ipinagpahinga ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang binasabasan, pinangilin. At ano naman sabi sa Marcos 2:27? Ha? At sinabi niya sa akin na ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Ginawa ng Diyos ang Sabat hindi sa pamamagitan ng pagsulat sa bato. Ginawa ng Diyos ang Sabat sa pamamagitan ng pamahinga, pagbasbas, at pangingilin. Ginawa ng Diyos ang Sabat para sa tao. Sina Adan at Eva ang unang tao noon. Kaya ginawang Sabat para kina Adan at Eva. Nang ang simula ito ng Sabat ay isulat sa bato, yun na sa fourth commandment. Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Parang ganun-ganun lang, ang bilis. Totoo ba yun? Kasi ang pinag-uusapan dito, utos eh. Ika-apat na utos, di ba? Utos. Oo. Yung pantalon po, focus dahil hindi tinignan yung background ng Marcos 2 kung ano yung pinag-uusapan doon, itinanong agad doon sa Genesis 2. Sabagay, parehong 2. Napuna ko dyan, parehong 2. Pero alam mga minamahal na kababayan, hindi po nakita yung tinatawag na string context ng manaturang talata na yan. Lalo na, ang tama. Una kong napunadok dyan, yung utos. Walang utos na Sabat sa tao, Dok, sa Genesis 2. Opo, dahil ang pinapangatawanan ng kanyang paksa, utos. Utos ang pinag-uusapan. Ang sabi kaya, pinapatunayan na may utos na nairal sa tao. Ang problema, yung ginamit na talata sa Genesis 2, walang utos. Walang utos po. Totoo naman. Sa tao. Yung ang napansin, yung ang sinasabi ko. Yan. Napansin ko, ang sinabi lang, it is a statement eh. Hindi naman siya tinatawag na patanong eh. O, pautos eh. No? Hindi siya imperative eh. No? Declarative siya. This is declarative. Declarative, hindi pautos. Sinabi lang, no? Ikipitong araw, nayari ng Diyos ang kanyang gawa, nagpahinga. Pero asan dyan yung utos? Walang utos. Mapupunan natin dyan. Opo. Oh, ito na lang pinaka the best siguro ng pinitin talata. Dahil ito nakikita niya na binanggit 7th day. Actually, hindi nga rin binanggit ang Sabat eh. Hindi binanggit ang Sabat eh. Ang sabi lang, ito pitong araw. Yan. Diba? Yan, ikapitong araw ang binanggit diyan. At ito'y binasbasan. At saka yung Sabat, dun po sa Genesis 2, ay verb. Yun na nga po yung tinalakay natin na makaraan. letter, single bilang yon. Ito'y karaniwang ginagamit na termino pag tumuturo sa tinatawag na paghinto. At maaring gamitin na termino ito dun po sa karaniwang paghinto. Tulad na lamang ng ating pinag-aralan sa Hob 32:1, Diobadok, na kung saan ang mga kaibigan ni Hob ay ginamit, kinasangkapan yung salitang Sabat na hindi naman tumuturo sa worship o walang anumang itinuturong worship. Kaya yun po ang ikalawa na mapupunan natin dyan. Yung pong Marcos 2 naman, yan po ay sasalungat pa nga sa tinitindigan na merong utos na Sabat sa Genesis 2. Kasi nga sa Marcos 2, ang issue ay nilabag ng Panginoong Hesus ang Sabat ng mga Hudyo. Yun po ang problema dyan. Kaya hindi po pwedeng magkatambal yan eh. Yung Genesis 2 at saka Marcos 2, Doc. Ito po ay may malaking kasalungat
na diin, sapagkat dinidiin na ng Panginoong Hesus dyan sa Marcos 2 na namamanginon nga ang sabat sa kanya at hindi po ito nananangkilig at tumitindig dun po sa pinatutunayan na utos ng sabat sa Genesis 2. Paliwanag po. Kaya walang po. I don't know. This is ito yung masasabi natin na pinaka-desperate move na sabihin na talagang noon ay prinsipyo ng sabat na utos ay umiyak. No, it's not a commandment. It's not even a command. No. In fact, ang tawag dyan, sabi nga dito sa ating sagot, hindi naman tinawag na sabat. Hindi sabat ang ginawa. Wala kang mapabasang word gaya ng binanggit mo. Actually, yung word na sabat as a noun, unang lumitaw yan sa kasaysayan ng mundo. Noon lang makalaya ang Israel mula sa Ehipto after 430 years. Tandaan niya mga kaibigan. Yeah. After 30 years lang lumitaw yan sa yung pangalang sabat na noun. At yan yung mababasa po natin sa Bible, hindi po namin invento ni Pastor yan. No? Halimbawa, sabi dito sa Exodus 12:41, Pastor, pakibasa mo nga. At nangyari sa katapusan ng 430 taon, ng araw ding yaon ay nangyari ng lahat na mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. Ayan. Ah, tama naman, no? After 430 years, umalis ang lupain ng Ehipto ang hukbo. Walang iba kundi ang Israelita. Gusto natin i-trace dito. Kailan ba nagsimula na tawaging Sabat ang kapahingahan ito? No? Historical ito at biblical. Ha? Now, sabi sa Galatia 3:17, ito nga ang aking sinasabi, ang isang pakikipagtipang pinagtibay na nanguna ng Diyos kay Abraham ito, ang tinag-usapan, hindi mapapawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot. Ginamit yung salitang sumipot. Pag sinabing sumipot, lumitaw. Kautusan na sumipot na makaraan ang 430 taon. So, ayan ha. Kautusan ang pinag-uusapan dito. Ito, this is the Torah. From Genesis to Deuteronomy, ito is sumipot after na ang Israel ay lumabas sa Ehipto 430 years. Sumibin ito, mga kaibigan. Tapos sa Exodus 16:1, na Pastor, ano ang pagkakapahayag ng kasaysayan sa Exodus? Pakibasa nga. At sila ay naglakbay mula sa Elim. At ang buong kapisanan na mga anak ni Israel ay dumating sa ilang ng Sin na nasa pagitan ng Elim at Sinai ng 15 araw ng 2 buwan pagkatapos na sila ay makalis sa lupain ng Ehipto. Ayan. Yan, nire-relate natin. Nire-relate natin yung kailan unang ginamit yung pangalang Sabat with the noun. No? Sabi dito, yung buong kapisanan ng Israel sa makaalis nung sila umalis sa Ehipto at ang sumunod na talata, ang sabi pa sa pakibasa. Sabi po rito, at kanyang sinabi sa kanila, ito ang sinalita ng Panginoon. Bukas ay takdang kapahingahan, banal na Sabat, double B, ito na po yung noun, sa Panginoon. Ihawin ninyo yung ano, ihawin at lutuin ninyo ang inyong lulutuin. Ayan. At sa labas ng na nalalabis ay itago ninyo sa ganang inyo na inyong itira hanggang sa kinabukasan. Diyan first time in-introduce yung word na pangalan na Sabat, no? Na noun. Right after silang lumaya sa Ehipto, sabi ng Exodus 16:1. No? At sabi dito sa verse 6:23, diyan una-una ginamit. Kaya nga sabi ng mga commentary ng mga scholar, kumpletong pagkaka-introduce ng Sabat sa tagpong ito. First time na encounter ng Israel at first time binigay ng Diyos itong Sabat doon sa ilang bago pa yung sa Mount Sinai. Bukas takdang kapahingahan, pinaliwanag muna niya, banal na Sabat sa Panginoon. Kompleto. At ganito rin ang unang sa Nehemias, sa Pastor, 9:9. Sige, Pastor, pakinggan. Sa Nehemiah 9:9, at iyong nakita ang kadalamhatian ng aming mga magulang sa Ehipto at iyong dininig ang kanilang daing sa tabi ng dagat na mapula. Ayan. Sa ihan yan, ha? Yan ang history yan. Tapos,
sa verse 13. Sabi rito, sa verse 13, ikaw rin naman ay bumaba sa bundok ng Sinai at nagsalita ka sa kanila mula sa langit at binigyan mo sila ng mga matuwid na katulan at mga tunay na kautusan, mga mabuting palatuntunan at mga utos. Yan, napakaliwanag yan. Sa verse 14, at ipinakilala mo sa kanila ang iyong banal na sabat at nagutos ka sa kanila na mautos at na mapalutuntunan at ng kautusan sa pamamagitan ni Moises na iyong lingkod. Yan yung tagpo na sinasabi natin. Kailan unang ginamit yung pangalang sabat as a noun? Hindi po sa Genesis. Gaya ng mga binasa natin, ginamit ito after 430 years ng time ni Abraham, tsaka nang sumulpot o sumipot ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Sabi na ni Nehemiah, bumaba ang Diyos sa bundok ng Sinai at binigyan sila ng kautusan at ipinakilala. Ito yung sa Sinai, yung official na, pinakilala sa sampung utos, ang Sabat. Hindi ito pinakilala sa Genesis, mga kaibigan, tandaan niyo sa 7. Yan. No? Hindi yan, hindi natin pwedeng ipilit yan. Hindi ito nakalink doon sa Genesis at walang link ito sa panahon ni Abraham. Sapagkat ipinakilala lang ito nung sa mga nabanggit lamang na eksena at lalo na nung lumabas eka sa Ehipto ang mga Israelita. Napakaliwanag naman po pala ng Doc ng paliwanag sa Biblia kung saan nagsimula ang Sabat na noun. Kaya po mga kapabayan, kung nakikinig kayo dyan, abay, huwag na kayong mag-assumption na nagsimula ito, yung Sabat na noun sa Genesis 2 at sa panahon ni Abraham, sapagkat napakaliwanag naman ang kasaysayan na nagsimula ito sa panahon na kung saan lumabas ang mga naturang Israelita sa Ehipto. Ayan.